Itong part na to is lubog na. Ito yung clip niya. Clip to ng spring, natanggal siya. So, tatry natin siyang ayusin pag ganito. So, ayan. Pero again mga ka-DIYers natin dyan, so today we will try to fix a sofa, yung spring niya. So for today kasi, etong part na to is lubog na. So ayan, lubog na siya. So yung rest, okay pa naman. So dito lang talaga. So dito rin sa iba, okay naman. So dito lang talaga. So so if you can see under here, hindi lang siya ma-focus kasi medyo madilim. Pero may naka-usti dyan na dalawang spring. So dalawa yung natanggal sa kanya. Siguro dahil kabigatan na rin namin or katagalan na rin, and also yung build ng sofa, kaya bumibigay siya. And also yung mga materials na ginamit. So we will try to fix this. So ayan, check nyo na lang. So ito na yung mga gagamitin natin. Ito, naka-hilera na siya. And ito ang clips na nabili ko sa Lazada, matagal na. So nagamit ko na siya dati pa. Ililink ko na lang sa description kung saan nabili. Syempre para safety, nagamit tayo ng gloves. Ayan, dalawa, kasi mahirap matamaan ng spring. At gagamit tayo ng cordless drill natin, no? Yung nabili natin sa Lazada. So ililink ko na rin yung description dyan. And of course mga screws. So gagamit tayo ng screws para doon sa may clip natin. And of course yung pliers para tanggalin yung mga nasira na clips. And martilyo, no? Hammer para tanggalin din yung mga pako or nakadikit na mga tornilyo. So ito yung natanggal sa kanya, napunta siya sa ilalim. Ayan, ito yung clip niya, clip to ng spring, natanggal siya sa pagkakapako or pagkakatornilyo. And ito naman yung dalawang spring, so nabutas na nga yung pang ilalim. So tatry natin siyang ayusin. Nagamit din tayo ng mga clips yung nandun natin. So try natin siyang ibalik sa dati. Safety first, gagamit tayo ng gloves para hindi tayo matamaan ng springs and kung ano man yung matutulis na bagay na meron dito sa ilalim ng sofa natin, no? Katulad ng naputol na mga clips at mga naputol na mga tornilyo or pako. So ito yung dating clip niya, natanggal na rin. So ito yung bagong ikakabit natin. So ang pagkabit niyan is pag ganito. So yan. And ilalagay lang natin siya dito. So dun siya banda. Itutornilyo natin or ipapako kung hindi kakayanin. So ganito yung magiging itsura niya. So ganyan. So by the way, I got this clips naman sa Lazada rin. I'll include the link and details below sa description para makita nyo. And kung gusto nyo, pwede rin kayo umorder. Siguro
If you like this video, please click like, subscribe, and hit the notification bell para sa mga susunod na mga DIYs natin, mga unboxing, car vlog natin, at kung ano-ano paano sa mga tipid tips natin and aircon tips, no? So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. God bless!